Dear MOR, isang magandang tanghali sa iyo, Tony and Daddy Alex, at sa mga nakikinig sa inyong programa. Masasabi ko na isa ako sa mga masugid na tagapakinig ng Dear MOR. Dahil mula Lunes hanggang Linggo, wala akong pinapalagpas na istorya. Dahil ito na ang naging libangan ko sa bahay. At talaga namang na-inspire ako sa bawat kwento dahil siguradong may aral ka na mapupulot. Ako si Olivia, 34 years old. Nagtatrabaho bilang isang office staff sa Mandaluyong. Habang ang asawa ko naman ay nagtatrabaho bilang isang sales representative na madalas na nadedestino sa malayong lugar. Kaya ako ang madalas na nag-aalaga sa 5-year-old naming anak na si Joseph. Kahit na madalas na walang asawa ko noon ay close pa rin sila ng anak namin. Napakaswerte namin na biniyayaan kami ng napakabait at malambing na anak. Pero may isang aksidente na nagpabago sa buhay naming mag-asawa. Tony at Daddy Alex, namatay ang anak naming si Joseph. Habang naglalaro ang anak namin sa tapat ng bahay, nawala ng kontrol ang isang sasakyan at nabangga ang anak ko na agad na agad ding binawian ng buhay. Tony at Daddy Alex, sinisisi ko ang sarili ko ng mga panahon na yon. Dahil pinayagan ko siyang maglaro sa tapat ng bahay. Sana hindi ako pumayag, e di sana buhay pa ang anak ko hanggang ngayon. Yun nga siguro ang napakasakit na mangyayari sa isang magulang kapag namatay ang kanyang anak. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Para akong 1,000,000 beses na sinaksak ng paulit-ulit. Habang ang asawa ko naman ay sobrang na-depressed, na madalas ay nakikita ko na nakatulala lang at malalim ang iniisip. Tony at Daddy Alex, dahil sa nangyari, doon na nga nag-umpisang mag-iba ang pagsasama naming mag-asawa. Napadalas na rin ang pag-alis ng asawa ko at halos 2 beses na lang siyang umuwi sa bahay kada linggo. Sa una ay inayaan ko lang siya. Alam ko naman kasi na mas gusto niyang wala sa bahay dahil ayaw niya maalala ang nangyari sa anak namin. Pero ilang buwan pang lumipas ay nag-umpisa na rin akong pagdudahan ng asawa ko sa pag-alis-alis niya. Tony at Daddy Alex, kahit na kinukutuban ako, ay hindi ko pinapansin. Pero isang araw, mukhang tulog na si Olivia. Hindi niya malalaman kung anong oras ako umuwi. Sean? Olivia, bakit gising ka ba? Hindi ba halata? Inaantay kitang umuwi, di ba? Saan ka galing at sino naman yung kasama mo? Ha? Dun, sa may timog. Pwede kasi nang kasama ko sa opisina, kaya kaayaan ng inuman. Nagkasarapan din ng kwentong, kaya yun, noong oras na kami natapos. Inuulit ko yung tanong ko sa'yo. Saan ka galing at sino ang kasama mo? Ano ba, Olivia? Diba sinabi ko na sa'yo, sa timog nga at kasama ko mga ka-opisina ko? Pinagdududahan mo ba ako, ha? Gusto mo, tanong mo pa sa mga ka-opisina ko, eh. Tanong pa talaga sa mga ka-opisina mo, ha? Hindi mo ba talaga sasabihin kung saan ka talaga pumunta at kung sino yung kasama mo? Ano? Eh, ano bang gusto mong sagot, ha? Sinabi ko na nga sa'yo, diba? Alam, di kita maintindihan, eh. Di ko alam kung ano yung gusto mong sabihin ko. Kung ayaw maniwala, bahala ka. Tupulog na ako. Hindi ka aalis! Mag-uusap pa tayo, ha? Kaling mong umarte, Sean. Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Olivia, ano naman drama yan? Pagod na ako, gusto ko na magpahinga, please. Kaya mo ba ginagawa sa akin to dahil sa nangyari sa anak natin, ha? Hindi ko naman gustong mamatay siya, eh. Ito ba yung ginaganti mo sa akin? Ano mang pinagsasabi mo dyan, ha? Paulit-ulit na kitang tinatanong, pero nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Alam ko kung sino at saan ka pumunta, Sean. Alam ko, kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Anong alam mo? Nakita ko lang naman kayo ng kabit mo sa mall kanina. Ang sweet-sweet niyong dalawa habang nag-aantay kayong dalawa ng taxi. Lalapitin ko sana kayo. Pero nakasakay na kayo kaagad, kaya sumakay na rin ako ng taxi para masundan kayong dalawa. Alam mo,
Hindi ko lalo na kaya kung saan papunta yung taxi na sinasakin nyo eh. Sa motel! Sa motel, Sean! Yeah. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin na makita yung asawa ko na may kasamang ibang babae sa isang motel. Alam mo ba yung pakiramdam na parang kang dinaganan ng isang padel at hindi ka makahinga? Yung unti-unti na lumalabo yung paningin mo dahil sa mga luha na hindi mo mapigilang bumagsak sa mga mata mo. Para akong mababaliw kakaisip na yung asawa ko nagpapakasarap kasama ang ibang babae. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Bakit mo ba sa akin ginagawa to, ha, Sean? Simula nang mamatay yung anak natin, nag-iba ka na. Nawala na si Sean na dati kong kakilala. Inisip ko na lang na baka ganyan ka dahil sa nangyari sa anak natin. Kaya iniintindi kita. Iniintindi kitang hayop ka. Pero hindi ko akalain na magagawa mo akong lokohin pagkatapos ng lahat, Sean. Hayop ka. Hayop kayo. Ang bababoy ninyo! Huwag mo akong hawakan! Kailan ba kayo, ha? Gaano mo na ako katagal niloloko? Okay. Okay. Total, alam mo na. Aminin ko na sa'yo lahat. Matagal na kami ni Karen. Bago pa man mawala yung anak natin. Hindi ko sinasadya na mahulog sa kanya noon. Pero naisip ko yung anak natin. Ayaw ko siyang mawala ng ama, kaya iniwan ko si Karen. Hanggang sa nakita yung anak natin. Sobra akong nalungkot sa pagkawala niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Pero si Karen, bumalik siya. Siya yung nagpawala ng nararamdaman kong sakit. Napapasaya niya ako, Olivia. So Karen pala yung pangalan niya. Matagal niyo na pala akong nilaloko. Buong akala ko ikaw yung tipo ng asawa na hindi magloloko, pero nagkamali ako, Sean. Napaka makasarili mo. Ikaw lang din ba yung nawala ng anak, ha? Ikaw lang ba yung nahirapan nung nawala yung anak natin? Ako rin naman eh. Nanay ako, Sean. Siyang na buwan siyang nasa sinapupunan ko. Ako yung nagluwal sa kanya. Kung nawalan ka, mas nawalan ako. Hindi ko matanggap na mas pinili mo na yung ibang taong dumamay sa'yo dun sa mga panahon na kailangan kita. Kailangan ko ng asawa na mga oras na yun, pero nasaan ka? Nandun ka sa kabit mo. Masakit din sa akin yung mawala ng anak siya. Napaka makasarili mo. Manloloko. Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Ano bang wala sa akin na meron yung babaeng yun? I'm sorry. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi mo sinasadya? Ano yun, basta na lang nangyari? Nangyari lang naman kasi yun. Dahil hinayaan mo yung sarili mo na mahulog sa iba. Hindi mo ako inisip. Hindi mo rin inisip yung anak mo. Alam mo, nung nakita kita, gusto kitang gantihan. Gusto kong maghanap ng lalaki at dalhin dito sa bahay para maramdaman mo yung sakit na nararamdaman ko nung nakita kitang kasama yung babaeng yun. Pero hindi ko ginawa. Naisip ko, kapag ginawa ko ba yun, sasaya ba ako? Mawawala ba yung sakit na nararamdaman ko dahil sa panloloko mo? Hindi siya eh. Kaya hindi ko sasayangin yung natitirang respeto ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan magpakababa para sa isang taong manloloko, makasarili, at immature na tulad mo! Naamin ko yung pagkakamali ko.
Oo, hindi ako naging mabuting asawa sa'yo, pero sana maniwala ka na hindi ko ginusto lahat ng nangyari. I'm sorry, Olivia. Matagal ko rin din pinag-isipan at ilang beses ko nang gusto itong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gusto makipaghiwalay sa'yo dahil hindi ko na kayang magtago. Ito na siguro yung tamang panahon. Olivia, wala nang patutungo at relasyon natin. Wala na yung anak natin. Wala na yung isang bagay na nag-uugnan pa sa atin. I'm sorry, pero ayoko na. Ganun na lang ba yun, John? Ganun na lang ba kadaling umayaw? Anong tingin mo sa akin, ha? Laruan? Na kapag ayaw mo na, itatapon mo na lang? Mahal mo ba talaga yung kapit mo? O dahil handa mong kalimutan at iwanan yung mga pinagsamahan natin dahil sa babaeng yun? Hindi naman sa ganun, pero ito yung tamang gawin. Pinagpatuloy pa natin ito, magkakasakitan lang tayo. May magagawa pa ba ako? Kahit gusto ko pang lumaban, kahit gusto ko pang ipagpatuloy yung pagsasama natin, kahit ano pa yung ginawa mo sa akin. Pero sumuko ka na. Wala na. Ang hirap lumaban ng mag-isa. Wala na akong laban dahil iba na yung nasa puso mo. At mas pinili mong iwan ako. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag mo akong hawakan! Umalis ka na siya. Iwan mo na ako. Sumama ka na dun sa kabit mo. Simula ngayon. Malaya ka na. Wala na yung anak natin. Wala na yung dahilan mo para hindi ako iwan. Umalis ka na. Pakiusap. Umalis ka na, Sean! Tama na. Tapos na yung sa atin. Namili ka. At mas pinili mo pa. Siya na kabit mo kaysa sa akin. Kaya dun ka na. Doon ka na lang, Sean. Tony at Daddy Alex, hindi ko alam na mula sa masayang simula ay ganun na lang magtatapos ang relasyon namin ni Sean. Sa ilang taon, tinuon ko ang buong atensyon ko sa asawa at anak ko. Kaya nang mawala ang anak ko ay gumuho ang mundo ko. Si Sean sanang inaasahan ko na makakaramay ko sa pagkawala ng anak namin, pero hindi. Mas gusto pa niyang kasama ang ibang babae kesa sa mismong asawa niya. Doon ko na rin nalaman na matagal na din pala akong niluloko ng asawa ko. Kung hindi pa nawala ang anak namin, ay hindi ko pa malalaman na nagkaroon pala siya ng iba. Tony at Daddy Alex, sa mga panahon na yon, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko inaakala na sa isang iglap ay mawawala ang dalawang tao na pinakamahalaga sa buhay ko. Olivia, sigurado ko ba na kaya mo pang umuwi mag-isa? Oo naman. Okay pa ako. Hoy! Hindi ko makapanti. Halata naman na lasing ka na, kaso itong si Sheena, lasing na rin, nag-collapse na ako. Pampira! Hindi ah. Mahis ka nga na tayo, Sheena. Nahihirapan ako sa inyo dalawa. Sige nga. Ayun din, taxi. Okay naman lang. Sige. Swear, kaya ko pa talaga ito. Okay. Sakay na, sakay na. Bilis, sakay na. Liga, lalayan kita. Ay, pasensya na, ha? Mag-text ka sa akin pag nasa bahay ka na, ha?
Bakit kasi nagpakalasing pa kayo na sobrang takanta nyo na para malasing na ganito? Ay, nako! Bye, Olivia! Yakaw mo na si Char. May makaharap ka pa na iba dyan. Sige, bye. Ay, manihimik ka na nga dyan, Sheena. Sige, ingat ka ha, Olivia. Text ha, text. Ingat kayo. Bye. Mas maalala ko yung mga hayop na lalakang yun. Manloloko. Magsama sila nung kabi niya. Ah, mas bagay talaga sila. As in. Aray! Aray po. Bakit po kasi makakarang itong batang to eh. Ipag talaga. May nagpapatabi ako. Ang sakit. Bakit ganun? Ay, maulan. Sa kanya nararamdaman ko. Kahit ilang alak ko yung ininom ko. Andito pa rin sa dibdib ko yung lahat. Wala na yung anak ko. Wala na din yung asawa ko. Miss, okay ka lang ba? Okay. Okay lang ako. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Tulungan na kita tumayo. Okay. Kaya ko to. Okay. Kaya ko tumayo mag-isa, okay? Thank you. Thank you talaga. Tiga mo. Okay ako, diba? Okay ako, diba? Aray! Kaya pala. Sige na, tutulungan na kita. Thank you, ah. Nahihido lang ako, eh. Wala, Ines. Grabing sugat mo sa tuhod, ah. Tumutugo na ako. Gusto mo, dalhin na kita sa malapit na ospital para palinisan yung sugat mo. Ospital ko lang, ah. Kaya ko na ito. Thank you na lang. Thank you. Miss, lasing na lasing ka na. Mama, paano ka? Delikado, alam mo, delikado sa babae na maglakad mag-isa sa lugar na to. Gusto mo, antayin na kita makasakay? Huwag na. Kaya ko na yung sarili ko. Saka, hindi naman kita kalali. Bakit? Hindi ko ba tulong mo? Miss, huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Concerned lang ako kasi delikado na dito. At baka mapano ka pa. Masaya siya ko pa yun, oh. Uy, huwag ka na maglakad. Hindi ka nga dito. Kita mo naman, tumutulo na yung dugo mo dyan sa tuhod mo. Tsaka, hindi ka na pakalala na maayos. Ang kulit mo naman eh. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Aray! Aray! Sabi sa'yo eh, huwag ka na maglakad. Lasing na lasing ka na. Baka ka na naman to. Okay. Bakit ka umiiyak? Sobrang sakit na sugat mo. Uy, miss. Masakit pa. Sagutin mo ako para dadalhin na kita sa ospital talaga niya. Hindi masakit. Hindi masakit? Bakit kung makaiyak ka, ganyan na lang? O ka ba, huwag ka na nga umiyak dyan. O mamaya, sabihin ng mga tao, pinapaiyak kita eh. At saka, tatayo na kita ulit ha. Tignan mo, ito mo kasi ito. Sa'yo. Uy! Miss! Bakit gano'n? Mas masakit pa yung nararamdaman ko kaysa dito sa sugat. Ang sakit-sakit kasi wala na yung anak ko. Iniwan ako yung asawa ko. Pinagpalit pa ako sa babae na yun.
Alam mo, buong buhay ko nga umigot na yung mundo ko sa pamilya ko eh. Noong mga panahon na kailangan ko siya, wala siya sa tabi ko. Andun siya, oh. Andun siya sa kabit niya. Hindi ba niya naisip kung okay lang ba ako? Naisip din ba niya na walang gabi na hindi ako umiiyak dahil sa kakaisip sa pagkamatay ng anak namin? Napaka-selfish niya! Hindi niya naisip na sobra akong nasaktan doon. Naiintindihan mo ako, ha? Oo, naiintindihan kita. Oo, bakit ka tumatawa? Teka, napapaliwa na ba, miss? Kanina, grabe ka kung makaiyak. Tumatawa ka na dyan. Nakakatawa naman kasi yung sinabi mo eh. Kasi alam mo, kayo mga lalaki kayo, ha? Makakasarili kasi kayo eh. Puro sarili niyo na lang iniisip niyo. Wala kayong pakialam kung may masaktan kayo. Basta, alam mo yun, gagawin niya na lang yung gusto niyo. Puro kayo na lang yung dapat intindihin. Bakit ba kayo ganyan, ha? Bakit hindi kayo marunong makontento? Bakit ba sa umpisa, ang gagaling niyo? Liligawan niyo kami mga girls. Napaka-sweet niyo. Consistent. Dun sa pagpapadama kung gaano kami ka-special. Tapos, pag sinagot naman namin kayo, kapag sobra na namin kayong mahal, ayun. Bigla na lang kayong magpapago. Tapos, ipagpapalit niyo na lang kami. Bakit ba? Bakit ba kayo ganyan? Yes. Huwag mo naman dati dahil hindi lahat ng lalaki manluloko at paasa. May ilan din siya na lalaki na sinasaktan din ang mga babae. Oh, sure. Hindi ako naniniwala sa'yo, ha? Kaya ako, ha? Hindi na ako magmamahal ulit. Hindi na ako magpapaloko sa inyo! Ay, nako. Ay, huwag na nga dyan. Teka, dyan yung taxi, ha? Okay. Nahihilo. Teka, dahan-dahan sa pagtayo para hindi ka matumba ulit. Nahihilo. Ay! Bakit mo ako sinubahan? Sorry. Hindi ko sinasadya. Ito yung bano ko. Bubunasan ko kita. Wag na. Sumakay ka na nga. Wala ba na magbunas sa akin? Okay. Pasetya ka na. Masok ka na nga. Thank you. Pasetya na ha. Wala yun. Manong, pati na lang ng ligtas to. Sige na. Pasensya na ulit, ha? Tony at Daddy Alex, dahil sa nangyari ay natuto akong uminom kasama ang mga kaibigan ko. Nakakatulong ang alak na kahit saglit ay makalimutan ko ang mga nangyari sa akin. Kahit kasama ko mga kaibigan ko, pakiramdam ko ay nag-iisa pa rin ako. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay ang anak ko at nung iniwan ako ng asawa ko, ay lalo lang nadadagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Tony at Daddy Alex, nung gabi na yon, may isang lalaki ang tumulong sa akin. Kahit nalasing ako, ay hindi ko siya makalimutan dahil sa ginawa niya para sa akin. Iilan na lang din kasi ang mga lalaki na katulad niya. Gusto ko sana siyang pasalamatan sa ginawa niya pero hindi ko na uli siya nakita. Masarap rin palang maglabas ng sama ng loob sa isang o sa ibang tao dahil alam mo na makikinig lang sila. At kahit ano pa ang sabihin mo, ay wala silang pakialam
dahil hindi mo naman sila makikita ulit. Pero Tony at Daddy Alex, mapaglaro din ang tadhana. Dahil isang araw, ay, naku, ulit naman. Bakit ba kasi tawag ng tawag itong si Sean? Kailangan ng mokong nato sa akin. Ay, naku, masagot na nga. Hello? O bakit ka ba tawag ng tawag, ha? Ano bang kailangan mo? Olivia, tumawag ako para sabihin na umalis ka na sa bahay. Ha? Ano pinagsasasabi mo dyan? At bakit mo ako papaalisin? Dahil doon na kami titira. Kaya by next week, dapat wala ka na doon. Ano? Ang kapal din ng mukha mo eh. Para paalisin ako sa bahay ko at patirahin yung kabit mo doon? Alam mo naman na wala akong pupuntahan, di ba? Ganyan ka na ba talaga kasama? Hindi ko na problema yun, Olivia. Saka, sa akin naman nakapangalan ng bahay at ako nagbayad dyan. Kaya may karapatan ako sa bahay. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ikaw pa yung minahal at pinakasalan ko dati. Hindi ko alam na ganyan pala yung ugali mo. Pabayaan mo, sayong-sayo na yung bahay mo. Magsama kayong dalawa ng kabit mo at total, mas bagay naman kayong dalawa. Okay, okay. Basta next week, umalis ka na dyan. Bahala ka nga sa... Walang-wala na ako. Saan kaya ako pupunta nito? Miss, okay ka lang? May nangyari ba sa'yo masama? Okay lang ako. Sigurado ka ba? Eh, nakita kasi kita na ako po at umiiyak eh. Okay lang ako. Hindi naman ako umiiyak eh. Teka, parang namumukhaan kita eh. Nako ha? Ano yan, style mo? Yun. Oo nga. Ikaw nga yung lasing na babae na nakita ako nung nakaraan. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako yon. Alam mo, miss, hindi ako nagkakamali. Ikaw nga yun. Hindi nga ako yon. Nako, miss. Huwag ka na magsinungaling. Ikaw yun. Teka, nahihiya ka, no? Okay, okay. Sige, sige. Ako nga yun. Actually, hindi nga kita namumukaan eh. Pero, lasing ako noon. Pero, ano ba? Natatandaan ko na may tumulong sa akin. Oo nga. Kasi... Mukhang lasing na lasing ka kasi noon, kaya nag-alala naman ako sa'yo na baka mapano ka. Salamat ha. Alam mo, bihira kasi yung katulad mo. Ganyan ka ba talaga? Kapag nakakakita ka ng umiiyak na babae sa kalsada, nilalapitan mo talaga para tulungan? Ano ka ba? Wala yun. Tsaka, hindi naman. Ikaw pa lang yun. Oh my gosh. Pasensya ka na rin pala ha. Nakasukahan kasi kita noon, di ba? Kadiri. Pero nakakahiya talaga yun. Oo nga. Tandang-tanda ako yun. Pero alam mo, hindi ko makakalimutan yun. Ikaw lang yung katangi-tanging tao na sinukahan ako. Nako, pasensya ka na talaga ha. Hindi naman kasi talaga ako ganun. Alam mo yun, napadami lang kasi yung inom ko kaya super nalasing ako. Tapos may pinagdadaanan lang ako noon. Mukha nga. Miss, hindi naman sa pangingyala, pero kanina kasi nakita kita na parang may kaaway sa cellphone. Yung asawa mo ba yun? Okay lang kung hindi mo sasabihin. Yung dati kong asawa, yung kausap ko kanina sa cellphone. Paano naman kasi pati yung bahay namin kinukuha niya. At doon pa niya balak patirahin yung kabit niya, ha? Oh? Kapal ng mukha, di ba? Grabe naman siya. Nakaliwa na nga siya, tapos papaalisin ka pa niya sa bahay niyo. Saka yung kabit niya kamo, doon niya rin titira. Ayoko na nga sanang ibigay sa kanya, pero alam mo yun, wala naman akong magagawa kasi sa kanya nakapangalan yung bahay at saka siya din naman nagbabayad doon. Alam mo, miss, grabe pala yung mga pinagdadaanan mo. So, paano yan? Saka natutuloy yan? Yun nga eh, hindi ko nga alam eh. Bahala na. Okay na rin siguro to. At least, makakaalis at makakalayo na ako dahil kung nasa bahay lang ako, maaalala ko lang yung mga mapapait na nangyari sa bahay na yun. O nga pala, yung tita ko pala may pinapangupahan na bahay. Baka gusto mo, pwede ko siyang kausapin. Talaga? Oo. Sige. Pansin mo, kanina pa tayo magkausap pero hindi mo lang natin kilala yung isa't isa. Oo nga pala, no? Anyway, I'm Gary, yung lalaki sinukaan mo noong nakaraan. Huwag mo nang ipaalala yun. Gusto ko nang kalimutan eh. Ako nga pala si Olivia. Olivia? Nice name. Pero,
Hindi ko talaga makakalimutan yung pagsuka mo. Naku, ewan ko sa'yo, Gary, ha? Habang magkasama kami ay nagkwento rin siya at doon ko din nalaman na parehas pala kaming pinagpalit at iniwanan ng asawa. Kaya siguro nagkakasundo kami dahil parehas kami ng pinagdadaanan. Naging madalas din ang pagkikita namin ni Gary dahil sa pag-aasikaso ng bahay na pinagrerentahan ng tita niya. Tony at Daddy Alex, masayang isipin na dahil sa nangyari sa akin ay binigyan ako ng oportunidad na makakilala ng ibang tao at mag-umpisa ng bagong buhay. Tony at Daddy Alex, tuluyan na nga natapos ang relasyon namin ni Sean. Tuluyan na nga akong sumuko dahil kahit lumaban pa ako para manatili siya sa tabi ko ay hindi na pwede. Iba na kasi ang minamahal niya. Masakit at mahirap, pero kailangan kong tanggapin na wala na ang taong minamahal ko. I can't believe what I just heard. Could it be true? All the 1.9, my only radio for life. Olivia, Olivia, Olivia. I just love saying that name, ha? Ganda pakinggan eh. Olivia? Oo. Sige nga, tawagin mo na akong Olivia. 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 Paulit-ulit eh, no? Ako, Ate Olivia. Grabe. Ito yung mic natin. Ang daming pinagdaanan kaagad ni Olivia. Oo. Sa first part pa lang. Namatayan ng anak, iniwan ng asawa. Pero may konting maganda na pangyayari naman ito bago tayo mag-end ng first part, di ba? Because nakilala niya si Gary. Na after, I think ang positive na nangyari doon, di ba? Yung parang after all the pain, di ba? Yung sakit, puro sakit na lang na sakit ang nararamdaman niya. Biglang merong isang tao na nagbalik ng ngiti sa kanyang mga labi at nagbalik ng kilig, yung masarap na pakiramdam. So, I think that's just fine. Okay lang yun. Meron namang iba si Sean eh. Kaya, sandali. But parang si Olivia lang ata ang tinignan mo doon sa pagkamatay nung... Namatayan din naman siya ng anak ha. Yun nga. Kaya nga gusto kong i-alam mo yun. Sige, ipunto mo yun. Hindi na naman si Olivia ang dumaan sa... Depression. Depression. Malay mo naman kaya nagkaganyan si Sean dahil dumaan sa depression. Ang ginawa niya ngayong sagot sa kanyang depression, o kahit na hindi masyado maganda naman yung solusyon niya, Alam mo, that's the problem with men and women, di ba? Ito, mga kabarkada, ha? Nagkukwento ko problem agad. Hindi kasi ito, ha? Magkaiba ang pagdi-deal ng mga babae at ng mga lalaki. Saan? Sa problema, okay? Sa depression, ayan, sa kalungkutan. Paano ba kayo mag-deal? Okay, ang mga girls, tulungan nyo ako dito, ha? Di ba? We deal with it right away. Ibig ko sabihin, may problema, malungkot ka, iiyak ko yan, lahat, ilalabas ko ng sama ng loob ko, kakausapin ko yung mga girlfriends ko para makapag-unload ako ng nararamdaman ko, di ba? O kami rin naman eh. Kayo ba? Ganun ang ginagawa niyo? Hindi namin sinusolusyunan yung problema, pero right away? No. Ang ibig sabihin, do you deal with it right away? Hindi naman kailangan, doon eh, i-deal yan agad-agad. Hindi kasi lahat naman tayo. May tamang panahon para dyan. Yun ang palagi mong sinasabi. So, siyempre, when is the right time? Pagkata ano na, basta alam nararamdaman ng lalaki yan. When is the right time? Pagka ano na, yung ano mo na, yung kulang. Pag marami ng problema lalo, di ba? Oo, kasi kami mag-deal ng problema, sabay-sabay. Iipunin na namin, tapos one time lang, one time big time. One time big time na solution. Oo. Kahit hindi magkakaugnay. Sa minsan, ang solusyon namin sa problema, naghahanap kami ng ano muna, paglilibangan. That's exactly my point. Kaya diba? Ano masama doon? Wala namang masama doon. Hindi, nasa tono mo eh. Hindi, sandali nga eh. Ikaw kaya ang ibang tono. Hindi, oo. Wala namang masama doon sa paghahanap ng bagay na pagkakalibangan mo, di ba? Pero katulad niya, natamo yung ginawa ni, ano, ni Sean. Yung ibang bagay na pinagkalibangan niya. Na ano? Naghanap ng ibang babae. Ba, so, hindi.
Sige, okay, fine. Hindi, malay mo lang, ganito lang simula. Lagi ako lang nakuwento sa siya, ha? Para naman may meron siyang side. Tony, okay lang ba? Sige. Malay mo, umiinom siya ng alak. Oh. Nag-iayasan ng mga barkada. Oh. Napunta sila sa isang lugar. Oh. Nag-iinuman sila doon. Oh. Nasa kabilang kampesa si... Si babae. Si, kasi naman yung babae na yun. Oh. Inom-inom, nagkakilala. Oh. Okay. Sa simula, kainuman niya lang. Oo. Uh-huh. Pagising niya, magkatabi na sila sa kama? Aksidente! Aksidente na naman! Oo! Oh. Pambihirang aksidente yan, oh. Sabi ni ano, ni... Teka, dito. Sabi dito sa text natin, ah, okay, at Alex and Tony, oh, kung wala bang salitang sorry, may mananakit pa kaya ng damdamin ng iba? Ate Olivia, dapat maging matatag ka at matapang sa bawat hamon. Ako, iba pa ang interpretasyon ko dyan. Kung nagbibenta tayo ng sorry, ang yaman natin, Tony. Grabe, ang dami na nag-sorry. Ang dami pera. Ang dami natin pera. Alam mo, ang dami natin branches. Kasi hindi naman may iwasan na nagkakaroon ka ng pagkakamali, di ba? At pagkakamali, wala namang perpekto eh. Alam mo, ang sorry kasi nagiging, ano lang, ang sorry kasi nagiging masama lang pag hindi sincere ang pagbigay mo ng sorry. Yung para matapos na lang, magsasorry ka. Oo, sige, sorry na. Oo, sama, para ano, matapos na lang, ayoko rin. O kaya, gagawa ka ng kasalanan dahil alam mo may sorry. Mm-mm. Mali yun. Tama. Ang sorry ay ano yan. Katulad nito, maulan tanghali sa inyo. Ay, umulan ba dyan sa, saan ba to? Kasi pulo-pulo yung pag-ulan na nararamdaman natin. Oo nga, pulo-pulo. Oo, pulo-pulo. Iba-iba. Parang ang pag-ibig sa'yo, Tony. Pulo-pulo din? Pulo-pulo. Ay, parang di yata magkagandahan yon. Ay! So pag nasa ibang lugar ka na, hindi, mali, hindi mo na mali, ang, mali ang interpretasyon mo. Ay, ano ba? Ang pag-ibig ko, kahit saan, pwede. Ay, pulo-pulo. Kahit saan ka man pumunta, ando doon ako. Talaga? Biglaan kung dumating. Ay, katakot. Kahit hindi mo inaasahan. Ano kaya ko sa bahay ko? Yan, ang sakit naman ang sinabi ni Ate Sheena. Namatay ang anak niya tapos ang asawa niya na dapat nagpapalubang ng loob niya. Siya pa mismo ang nagdagdag ng sakit sa kalooban niya. Ate Sheena, magpakatatag ka. Huwag mong sirain ang buhay mo sa mga pangyayari. Kaya mo yan, magdasal ka lang. Gagabayan ka ng Panginoon. Diba? Sama-sama tayo. Sige, para ka naman nag-uwelga. Para ganun yung pinamdam ko sa sinasabi niya. Sabi naman ni Josang Melay Garcia, Daddy Alex and Tony, pwede ba magtanong, dapat ba talaga maghanap ng iba kapag may problema tayong hinaharap? Tama ba na takbuhan natin ang problema? At bakit pa ba nang bababae ang mga lalaki? At may mga taong nang lalalaki. Bakit nakukuha ng tao maging masaya kahit alam nilang may nasasaktan sila? Dami curious tanong. Lang ako. Daming tanong nun ah. Daming question. Pero di ba, oh, yung katulad na sinabi ko kanina, tatak kailangan bang takbuhan natin ang problema? Di ba nga, it's how you deal with your problems, with your depression. Hindi naman tinatakbuhan. Isinasantabi. Muna. Mm. Parang assignment. Oo. Saka mo na gagawin pag kailangan ng ipas. Tuhod lang muna ng TV. Alas lang. Sabi ni Toledo, good afternoon. Team Tone Lex, ah, may Team Tone Lex na. Ang ganda naman ng story. In this case, masusuri natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng salitang pagtitiwala sa bawat isa. Lalo na sa isang relasyon, kapal ng mukha ni Kuya Chan. Ang ganda ng sinabi niya, bilang kapal ng mukha ni Kuya. Sino ba to? Si Kuya ano to? Si Sean. Si Sean. Uh-oh. Di mo sadya? Walang taong nabitag sa patibong na siya ang may gawa. How sad for Ate Olivia na wala ng anak at higit sa lahat, iloko pa siya ng asawa niya. Alright. Ayan. So sa second part ng story natin, malalaman na namin. Sandali lang ha. Ang tanong dyan eh, mamaya, alam mo naman ang kilig, una lang yan. Ayun na nga. Diba, eh, medyo natatakot din ako. Sabi ko baka mamaya balik, masaktan ka na naman. Alam mo, nagsimula rin si Sean sa si Olivia. Malamang may kilig din yan. Oo nga. Pero hindi biro ang pinagdaanan ni Olivia para mawalan ka ng dalawang taong minamahal sa buhay ng halos sabay. Tapos yung pagkakahulin niya sa asawa niya. Ang galing ni Olivia doon. Oo nga. Alam nyo kanina habang nakikinig kami ng drama dito sa loob ng booth, si Daddy Alex, naku, napapaano talaga, napapapokpok pa sa ano, sa lamesa. Wag ko. Hindi na tanong yan. Huwag ka nang mag-deny. Yung tanong ni Olivia na, saan ka nang galing? Oo. Kasama ko yung mga office mate ko. Sino talaga ang kasama mo? Pag ganun ang tanong, hindi na yung tanong. Iba na ang tono. Pag sorry ka na agad. Nakita ka, taxi. Negotiate na agad, ganun. Nakita yung taxi, pasok sa motel. Oo, yun. Hindi ka makapag-deny. Kasi ang mga lalaki ganyan eh, diba? Alam mo, ang tanong doon, anong ginagawa ni Olivia sa motel? Bakit? Sinundan niya eh. Ayan ang sinasabi ko eh. Sinundan niya eh. Sinundan. Masama bang sumunod? Ang taxi, ang hirap sumunod. Masama bang alam investigahan mo, niya kung anong ginagawa ng hindi asawa hindi nangyayari sa Pilipinas yung taxi na... Pampilikula lang yun, yung pagsakay mo sa taxi. Manong, sundan nyo yan. Oh. Alam mo nasabi na yung taxi? Oh. Ay, hindi ako pumupunta ng traffic. Sakay mga taxi driver, pag nagpapadali ka, anong ginagawa? Nagpapagas. Oo. Sandali na, nagpapagas ako. Hindi ko masusundan. Malamang nakatambay si Olivia dyan.
Ay, sa Pasig. Ano ba yung Pasig? Oo, alam ko. Oh, di ba? Yung mga lugar na ano, oo, diba? Ito, nakwento lang. Nakwento lang sa atin yan, ha? Nakwento lang sa atin? Ikaw kaya nagkukwento sa akin. Kasi, sa pagbabalik. Yan, ha? Ano mangyayari? Ano ba? Kilig ba ito? Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy na kaya. Oo, baka isa pa itong si ano? Si Gary, di ba? Mga Gary pa naman. Oo, ang pangalan? Mga Gary? Di ba sa ano? Mga Clara? Gary? Masamang tao yung Gary doon. Masamang tao? Naman natin lahatin, di ba? Baka mamaya may mga Gary. May mga Gary naman akong kilala. Mababait naman. Gary Valenciano, mabait. Oo, oo. May Gary Leasing. Iba. O, ano, Pilio. Okay, mamaya matutunghayan natin. Di ba, malalaman na natin. Ano ba talaga mangyayari dito kay Sean at kay Olivia? Tuluyan na ba talaga silang magkakahiwalay? At si Gary pumapasok sa eksena? Oo. Si oo. Gary na ba? Saka si Gary si na ba? At si Olivia na ba? O kaya, si Gary na ba? Saka si Sean? Ay! Who knows? Sa bagay, sinabi ko kanina, complicated life, di ba? Baka ito na yung komplikasyon na sinasabi mo. Oo. Okay, mamaya malalaman natin yan. Dalhin nyo lang sa pag-inig. Dito lang sa Dear MR Weekends with Daddy Alex. And Tony. MOR 101.9 for life. # Dear MOR Weekends. # Dear MOR Weekends. # Alex, ilang buwan pa ang lumipas ay mas lubusan kong nakilala si Gary. Unti-unti ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Sa una ay sinubukan kong pigilan dahil sobra akong natatakot na magmahal muli. Dahil baka mamaya masaktan na naman ako. Pero isang araw, inamin sa akin ni Gary na gusto niya ako. At kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko, ay inamin ko na rin na gusto ko siya. Niligawan naman niya ako at ilang buwan pang lumipas, ay sinagot ko na rin siya. Tony at Daddy Alex, tinulungan ako ni Gary na bumangon at maging masaya muli. Hindi ako nagsisisi na hinayaan ko ang sarili ko na umibig muli. Babe, ano pong ginagawa mo dyan? Tara na, luto na yung pagkain. Kain na tayo. Tinitignan ko lang yung mga pictures sa photo album. Ang ganda-ganda mo kahit noon pa sa kayong anak mo. Sa'yo nagmana, kamukhang-kamukha mo. Nako, oo. Sabi nga din ng iba eh, ako nga yung kamukha, walang namana sa papa niya. Ay nako, ilang taon na rin simula nung mawala yung anak ko eh. Kinuha na siya kaagad sa akin, pero ganun lang siguro. Sorry ah, nabanggit ko pa yung anak mo. Nako, okay lang yun, Gary. Tanggap ko naman na wala na yung anak ko. Saka iniisip ko na lang na kung nasan man siya, eh masaya na siya. Nako, ano ba? Tama na nga tong dramang to. Kumain na lang tayong dalawa. Ang bango ah. Teka, mukhang kare-kare to ah. Nako, hindi kayo nagkakamali. Kare-kare nga. Alam ko namang paborito mo yan, kaya niluto ko. Ay, teka. Sino naman kaya itong tumatawag? Sige, kumain ka na muna dyan. Sasagutin ko lang to. Hello? Olivia? Sino to? Hindi mo na ako nabubusesan. Si Sean to. Sean? Oh, napatawag ka. Pwede ba tayo magkita bukas? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Nako, sorry ha, pero hindi ako pwede eh. Ano bang sasabihin mo? Sabihin mo na lang dito. Eh, gusto ko sana sa personal ko sabihin sa'yo. Eh, kung hindi ka pwede bukas, sa Sunday, baka pwede ka. Nako, hindi talaga eh. Ano ba yon? Busy kasi ako, kaya dito mo na lang sabihin. Olivia, nagsisisi na ako. Bumalik ka na sa akin. Anong meron at biglang gusto mong bumalik sa akin? Nasaan na yung babae mo? Hiwalay na kami. Olivia, mahal na mahal pa rin kita. Siya, nagpapatawa ka ba? Ano, ganun na lang ba yun, ha? Babalik ka sa akin dahil iniwan ka ng taong pinagbalik mo sa akin. Na-realize ko kasi na ikaw yung mahal ko eh.
Nagsisisi na ako na iniwan kita. Bumalik ka na sa akin, please. Miss na kita, Olivia. Na-realize mo na ako pala yung mahal mo. Alam mo, nakakatawa naman yung sinasabi mo ngayon, Sean. Kung dati ka pa bumalik sa akin, alam mo, baka tatanggapin pa kita. Pero, alam mo, para ka lang nagpapalit ng damit eh. Anong akala mo sa akin? Damit? Na kapag ayaw mo at hindi mo na type, magpapalit ka na lang. Pero kapag hindi mo rin nagustuhan yung pinalit mo, yung unang damit ulit yung susuotin mo? Ano, ganon? Ganon yung tingin mo? Kapag naisipan mo na makipagbalikan sa akin, tatanggapin pa rin kita? Naku, nagkakamali ka, Sean. Baka nakakalimutan mo, ha? Mas pinili mo ang kapit mo kaysa sa akin. At mula ng araw na iwan mo ko kasabay nung pagkawala ng pagmamahal ko sa'yo, saka may iba na akong mahal ngayon. Ano ba? Kaya pwede ba? Huwag mo na lang akong tatawagan ulit. Dahil kahit kailan, hindi na kita babalikan. Matagal na tayong tapos. Ay, naku, ang kapal din ang mukha ng lalaki yun eh. Oh, si Sean? Bakit siya tumawag? Oo, tumawag siya dahil gusto niya makipagbalikan sa akin. Oo. Bakit? Nangyari sa kanila ng babae niya? Naku, hiwalay na daw sila. At hindi ko naman alam kung bakit. Nakakapanginit ang ulo, naku. Ay, naku, huwag na nga natin siya pag-usapan. Baka masira pa yung araw ko eh. Okay. Gary? May itatanong sana ako sa'yo. Ano naman? Nasaan pala yung ex-wife mo? Hindi mo kasi nakikwento yung dati mong asawa. Oh, bakit mo naman biglang natanong yan? Naakalala ko lang bigla. Kasi parang hindi mo siya nababanggit kasi, alam mo yun, buti ka pa, mukhang hindi ka naman ginugulo ng ex-wife mo. Sorry, pero huwag na natin siya pag-usapan, babe. Bahagi na lang siya ng nakaraan ko. At ikaw, ikaw na ang present at future ko. Okay. Hindi na kita pipiliting magkwento, pero sa bagay, tama ka naman eh. Hindi na natin kailangan pag-usapan yung mga nakaraan. Ang importante, yung ngayon, yung present. Ang swerte ko nga kasi pagkatapos ng mga pinagdaanan ko sa buhay, may darating pa palang taong magpapasaya at magpapadama kung gaano kahalaga ako sa kanya at ikaw yun. Salamat, Gary, ha? Ganun ka din naman sa akin eh. Mahal na mahal kita, Olivia. Mahal na mahal na mahal na mahal talaga kita. Mukhang mahal na mahal mo ako. Oo naman. O siya, halika na nga, kumain na nga tayo. Lalamig pa itong pagkain. Tony at Daddy Alex, hindi ko inaasahan ang pagtawag sa akin ni Sean dahil halos isang taon na rin mula na maghiwalay kami. Hindi ko na tinanong sa kanya kung ano ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kabit niya. Tony at Daddy Alex, kahit na ano pa ang pagmamakaawa sa akin ni Sean, hindi na ako makikipagbalikan dahil pumili na siya dati at mas pinili niya ang kabit niya. Saka mas masaya na ako sa piling ni Gary na mas totoong nagmamahal sa akin. Tony at Daddy Alex, bigla ko lang naisip kung nasaan ang asawa ni Gary. Dahil buti pa siya, hindi kinugulo ng asawa niya. Wala naman kasing nakukwento si Gary sa akin tungkol sa ex-wife niya. Meron naman, pero yung naging dahilan lang ng paghihiwalay nila at kapag napag-uusapan namin, ay bigla niyang binabagong usapan. Hindi rin niya pinakita o sinabi man lang ang pangalan ng asawa niya. Ayaw ko namang itanong dahil ayaw ko naman na pakialamera ako. Kaya hinahayaan ko na lang na siya na ang kusa na magkwento. Tony at Daddy Alex, kala ko tuluyan na ako magiging masaya. Pero sinubok na naman ako ng tadhana. Ay, naku, late na naman ako. Ano ba yan? Kainin pa nag-aantay sa akin sigar sa restaurant. Kasi naman, ang dami pang pinagawa sa akin ng boss ko eh. Kakagard talaga. Ay, naku.
kaya siya nakaupo. Ayun. Andun. Teka. Sino yung kasama niyong babae? Kilala ko yun ah. Yun yung pinagbalit sa akin na siya noon. Ang hindi pala talagang babae to. Pati ba naman si Gary? Aagawin pa rin niya sa akin? Naku. Mapunta na. Babe, nandito ka na pala. Ang kapal din talaga ng mukha mong magpakita eh. Bakit ka nandito? Saka, bakit mo kinakausap yung boyfriend ko? Hindi ka pa ba nakontento sa asawa ko? Kaya hanggang ngayon, gusto mo ring agawin pati si Gary? Chill. Ang kaba naman, masyado naman yatang mainit yung ulo mo sa akin. Paano hindi mag-iinit yung ulo ko sa'yo? Ikaw sumira sa pamilya ko? Inakit mo si Sean para makuha mo siya sa akin? Kapit! Problema ko bang nagustuhan niya ako? Well, alam ko na kung bakit kanya iniwan. Dahil sa ugali mo. Para kang palingkera. Tsaka, ako, Kabet, bago mo sabihin niya, siguraduhin mo muna na hindi kita katulad. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan, ha? Karen, maris ka na nga. Huwag ka namang gulo dito. Teka, Gary, kilala mo siya? Oo, kilalang kilala niya ako. Umalis ka na dito, Karen. Olivia, magpapaliwanag ako. Gary, kaano-ano mo ang babaeng yan? Ako lang naman yung asawa ni Gary. Ano? Ikaw yung asawa ni Gary? Gary? Totoo ba yung sinasabi niya, ha? Olivia. Ano? Totoo ba? Oo. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero maniwala ka. Hindi ko gustong ilihim sa'yo yun. Pati ba naman ikaw, Gary? Naglilihiman mo ako. Bakit mo ba tinago sa akin yun? Bakit? Hoy, ikaw babae ka. Ang lakas ng loob mo, nasabihan ako nakabit. Eh, parehas lang naman tayo eh. Kasal kami ni Gary, so technically, asawa ko pa rin siya at kabit ka. Huwag mo nga akong ikumpara sa'yo. Siguro nga, kabit na yung matatawag sa akin dahil sa batas, kasal pa rin kayo. Pero hindi ako katulad mo. Na alam na may asawa at anak, sige pa rin sa paglandi at paninira ng pamilya. Ako, nakilala ko si Gary na hiwalay na kayong dalawa. Kaya huwag na huwag mo akong ikukumpara sa'yo. At tapang mo rin eh, no? Wala akong pakialam kung ano pa yung sasabihin mo sa'kin. Anyway, sa'yo na pala uli yung asawa mo. At binabawi ko na yung asawa ko sa'yo. Karen, tama na. Matagal na tayong tapos. Hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Ibang klase ka rin, no eh. Kaya bagay kayo ni Sean. Parehas lang kayong dalawa. Ang dami mo pang sinasabi eh. Doon ka na kay Sean. Manigurado naman na babalikan ka pa rin niya eh. Hindi ko na kailangan ng isang tao na inayawan ko na. Sa'yo na siya, total naman. Mas bagay kayong dalawa. Bahala nga kayo dyan. Hindi ko na kayang makasama ang mga manloloko na katulad ninyo. Olivia, kung di aalis si Karen yun. Ha? Gary, hayaan mo na nga siya. Kung gusto niyang umalis, huwag mo siyang pigilan. Pwede ba, Karen? Matagal na tayong hiwalay. At ilagay mo sa kukote mo na ayaw ko na sa'yo. Si Olivia na ang mahal ko. Aalis na ako. Bahala kayo. Olivia, teka lang. Hayaan mo nga muna akong mag-isa, Gary. Gusto ko muna mapag-isa. Tony at Daddy Alex, hindi ko inaasahan na pinaglilihiman pala ako ni Gary. Hindi ko inaakala na ang dating asawa ni Gary ay si Karen, ang babaeng sumira at umagaw sa asawa ko. Ang naging rason kung bakit naging miserable ang buhay ko. Sa pagkikita na yon, bumalik ulit ang sakit na inaakala ko ay tuluyan ang nawala. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin ang mga yon. Hindi ko alam kung may mali ba sa akin, kaya lahat ng taong mahalaga sa akin iniiwan ako. Dahil sa pangyayari na yon, isang desisyon ang kailangan kong gawin para sa akin at para na rin kay Gary.
Olivia! Mag-usap naman tayo! Hindi ako alis dito hanggang hindi kita nakakausap! Olivia! Talaga bang hindi mo ako titigilan, ha? Please naman, mag-usap na tayo! Nakakainis na, ha? Nakakahiya na sa mga kapitbahay! Pwede ba? Umalis ka na nga, Gary! Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Olivia! Umalis ka na nga, Gary! Wala na tayong dapat pag-usapan! Saka kahit ano pong sabihin mo, hindi na ako maniniwala dahil sinira mo na yung tiwala ko sa'yo! Akala ko iba ka eh! Pero parehas ka lang pala ni Sean! Mga sinungaling mga manluloko! Aray! Olivia! Hayaan mo muna ako magpaliwanag! Ano ba yan? Maiipit ka sa pinto sa ginagawa mo eh! Wala akong pakialam. Olivia, hindi kita gustong lokohin. Nagawa ko lang yun dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yun. Dapat sasabihin ko na sa'yo nung inaya kita mag-dinner ngayon. Hindi ko na kasi kaya na maglihim sa'yo eh. Kaso bigla sumulpot si Karen. Olivia, sorry. Gary, alam na alam mo yung nangyari sa akin, di ba? Alam mo yung mga pinagdaanan ko. Kahit hirap na hirap ako magtiwala dahil sa nangyari sa amin ni Sean, anong ginawa ko, ha? Binigay ko pa rin sa iyo yung buong tiwala at pagmamahal ko, pero nagkamali pala ako. Lolokohin mo lang pala din ako. Ang tagal-tagal na natin, pero mas pinili mong itago sa akin yun, ha? Kaya pala, kapag tinatanong ko yung tungkol sa asawa mo, hindi ka makasagot. O kaya naman, iniiba mo yung usapan. Dahil asawa mo pala yung taong naging dahilan kung bakit ako sobra-sobrang nasaktan ng ganon. Kung bakit nawala yung asawa ko. Natatakot kasi ako na kapag sinabi ko sa'yo, layuan mo ako dahil sa ginawa sa'yo ni Karen. So, mas pinili mo pa na itago at magsinungaling kasi natatakot ka na layuan kita. Mas okay pa sa'yo na masaktan ako kapag nalaman ko pa sa iba yung totoo. I'm sorry, Olivia. Hindi naman kitang gusto masaktan eh. Hindi ko lang kaya na iwan mo ako dahil doon. Matagal ko nang gustong aminin sa'yo yun. Nung nalaman ko noon na nangaliwa yung asawa ko, inalam ko kung sino yung lalaking pinagbalik niya sa'kin. Nagtanong-tanong ako tungkol kay Sean. Nalaman ko na may asawa rin pala siya, kaya naisipan ko na puntahan ka para kausapin. Nasana sabihin mo sa asawa mo na iwan niya si Karen. Dahil nung panahon na yun, sobra rin ako nasaktan. At gusto ko bumalik sa'kin si Karen. Pero nung una kitang makita, nakita ko kung gano'ng kanasaktan kaya hindi ako nagpakilala sa'yo. Ayoko na kasi makadagdag sa nararamdaman mong sakit dahil alam ko, yung nararamdaman mo na lukuhin ka at iwan ka ng kasama mo, masakit yun. Pagkatapos nun, nagdesisyon akong puntahan ka ulit. Pero nakita ulit na nang umiiyak. Hindi ko alam yung nararamdaman ko nung mga panahon na yun, pero ayaw kitang nakikita ang umiiyak. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman mo kaya hindi ko ulit nasabi sa'yo kung sino ako. Hanggang sa nakilala kita. At hindi nagtagal, nahulog yung loob ko sa'yo. I'm so sorry kung hindi ko nasabi sa'yo, Olivia. Pero Gary, alam mo, pinagmukha mo akong tanga eh. Alam mo naman na ayaw ko sa mga nagsisinungaling sa akin. Minahal at binigay ko naman sa'yo yung buong tiwala ko, di ba? Mas maa-appreciate ko kung sinabi mo sa akin kaagad. Eh di sana hindi tayo nagkakaganito. Sorry. Mahal na mahal kita, Olivia. Hindi ko na mahal si Karen. Sinabi ko na sa kanya na hindi na ako makikipagbaligan pa sa kanya. Ikaw na yung gusto ko makasama habang buhay. Please naman, huwag ka na magalit sa akin. Gary, tama na. Gusto ko munang mag-isa. Please. Yun siguro yung mas tamang gawin nating dalawa. Maghiwalay muna tayo. Naisip ko na mas mali na pumasok tayo agad sa panibagong relasyon na hindi pa natin aayos lahat dun sa mga past issues natin. Hindi tayo lubusan na matatahimik at sasaya kung may mga taong pilit tayong guguluhin habang magkasama tayong dalawa. Gusto ko muna rin hanapin yung sarili ko. Gusto kong ibalik yung dating Olivia. Kailangan mo rin yun, Gary. Mahal na mahal kita, pero mas kailangan natin maghiwalay muna ngayon. Kapag dumating na yung araw na buong-buo na ulit ako at nandyan ka pa rin, malay mo,
yun yung tamang panahon para sa atin. Kung hindi naman, wala na akong magagawa. Olivia, huwag naman, please. Kung totoong mahal mo ako, Gary, papayag ka sa gusto ko. Mas makakatulong sa akin to. At sa'yo na rin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo, Gary. Okay. Kung yun ang gusto mo, papayag na ako. Pero lagi mong tatandaan na mahal kita, Olivia. Handa ako magantay para sa'yo.